Ayun, balik tayo ulit guys, another tutorial na naman, Oldies for Rain. Yan, isa sa pinakapaborito kong kanta to. Kinukuha ko lang to sa strumming, yung Sad to Belong. Yan, so share ko lang sa inyo, pati rin sa mga kaibigan natin na millennials dyan. Yan, kasi medyo matagal na to eh, para kahit pa paano madagdag din yung, madagdagan din yung alam nyo ng mga oldies ha guys ha. Tsaka sa mga bigitan natin na kaibigan. Okay, so start tayo. Kunin natin yung intro sa konting pitikan lang. So parang E-flat major 7 kasi tingin ko rito. Hindi ako masyadong familiar sa mga tawag sa chords, sa mga chords guys eh. Kasi moron ka pa lang talaga ako. Okay, so angat natin to. Kunin natin yung bass ng B-flat. Tapos 3, 2, 1. Ha? Okay. So, ang forma niya, ito gamitin natin. Ganyan. Ayan. Tapos, kunin natin yung bass ng B-flat. Okay. Tapos, unahin natin yung bass ng B-flat. 3, 2, 1. Okay. So, parang ganun lang naman kasimple yung tunog niya. Okay. Ayan. Tapos, bitawan natin. Siyempre, magiging bass ng A na yan. Tapos, sunod natin yung 2nd fret, 3rd string. 1st fret, 2nd string. 3rd fret, 1st string. So, parang D7 sustain. Parang ganun. Ayan, ha? Kasi D7 to, di ba? Ayan. So, usog lang natin to dito. Ayan. Sana ganito kuha nyo. Okay. So, explain ko na lang pagka ganito kuha at saka ganito, ha? So, ulitin natin. Tapos pagkabitaw nito, isa-isang kailangan isa-isa lang ang lipat niya. Okay? Ito. Okay, kung ito naman gagamitin niyo rito, okay lang rin naman kung saan kayo sanay. Okay? So kung ganito naman ang kuha niyo, sunod na step diyan, palo niyo to sa G. Yan. Tapos kalabit ganun pa rin. Tapos ito na dito. Lilipat niya siya. Ganun. Okay, so halimbawa ganun ang kuha natin. Yan. Tapos to. So, ganun lang kasimple yung intro niya, guys. Ngayon, kung ito naman yung gagamitin natin dito, yung nakaganyan, for example. Okay, so kanina kasi ganito eh. Kung ito, mas madali natin siyang maipipitik. Tapos, then nakaporma na to. Okay, so halimbawa. So, angat na angat sa G to. Tapos G. Simple lang ano. Kala mo pag tiningnan mo no, ang hirap sa kapag pinakinggan mo. Pero pag tiningnan natin yan, syempre makukuha natin yan. O, ulit ha. Pag medyo mabilis halimbawa. Okay, so kung ito naman ang kuha, ito dito. Okay. So, yun lang yung napakasimpleng intro niya. Okay? So, mamaya, pagtapos ng verse ata yun or chorus ba yun, parang uulitin natin yun mamaya. Ah. Okay, tapos tungo tayo sa first verse. Okay? So, ang kuha ko kasi dyan, isi-strum ko lang, guys. Kung gusto nyo i-plucking, kung medyo may sasabay nyo, pwede nyo siyang i-plucking, okay? So, sa akin, strumming, ha? So, ang strumming natin, C. F. C major 7. C. C. Angat lang natin to. Ganyan. Ganyan. Tapos F. Tapos babantuli konti. Tapos C. G. Okay, so pag tinipin natin, halimbawa,
Hindi tayo yun. Kung dito, slide natin to. Halimbawa, halimbawa ganito, no? Pwede na nating slide, then kahit huwag na natin bitaran. Okay? So kung halimbawa naman, ang ginawa natin eh, C na lang. Pwede rin yun. Ha? So kung mahabol nyo naman dito, okay lang rin. Pwede naman, ha? Hindi naman masyadong ano yung tunog nagkakalayo, ha? So halimbawa, met you on a springtime day. Yep. You were my bigger life and I was blinded by you. Okay, so paano yun? 1, 2, 3, 1, 2, 3 lang. Pagbagsak ng G, diba? G, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lady, when you look my way. Okay, so paano ba strum ko? Ganun to lang. Parang bakit ba to, no? Ganun. Yeah. Tapos, follow lang natin to para maging C7. Ito. Ano ba yan? Ayan. Kita ba? Ayan o. Ito. Third fret ah. Third string. Okay. Ayan. Tapos F. Chorus agad yun. So it's sad, it's sad to so... D minor. Wala muna tayong C7 doon, kahit wala naman pwede. Pwede ng ganyan. Tapos si uli. Yun. Tapos chorus, ha? Ganyan G, pwede rin ganun yung kanina. Ngayon guys, kung gusto nyo sundutan ng C7, okay lang, ha? Diba? Pwede rin yun, ha? Kasi ang sa akin lang silang talaga, eh. Ha? Kung susundutan nyo siya ng C7 ng konti, okay lang rin, ha? Okay. So I live my life in a dream world for the rest of my day. Okay, ganun ang lipat nyo guys, ha? Rest of my day. Okay, so I live ulit. So I live my life in a dream for the rest of my day. Tapos sundot nyo na to. So I live my life in a dream for the rest of my day. You and me walking hand in hand. Babad sa D minor. In a wishful memory. Tapos G. Okay. Wishful memory. Tapos yung intro. Ta-ra-ra.
So, inulit lang natin yung intro doon. Parang pagtapos ata ng bridge yun, okay? Tapos, papasok tayo doon ng third verse, okay? C. We should have a time machine like a F. Tsaka natin susundutan ng C7 doon. Comes along. Kasi uulit-ulit na lang yun. Ngayon sa huling chorus niya guys, na paulit-ulit, pwede na natin siyang sundutan ng C7. Gaganan na lang natin, pwede na yun. Nyo naman yun, makukuha nyo rin yung tempo niya. Pwede rin walang C7 guys, nasa inyo na. Para halos hindi naman siya nagkakalayo ng tunog. Hanggang mag-fading na yan. Kung may C7, pag wala, uwi natin. Kung saan mas masarap sa pandinig nyo, kung may C lang, okay. So kung ang trip nyo naman may C7, masusundutan nyo ng konti. Okay. Pwede nyo siyang lagyan ng ganun palabok. Sundutan nyo ng konti. Hanggang sa, ang chords nyo guys, hanggang sa mag-fading na lang siya. Okay? So napaka-simple lang, di ba? Ayan, so another tutorial naman natutuhan nyo guys. Salamat ha. At konti lang yun, napaka simple lang kasi ng tutorial natin ngayon. Dahil strumming lang. Kung lagyan nyo ng plucking, discard nyo na yun ha. Bahala na lang kayong mag dagdag ha. Okay, yun lang, salamat ha. Approve. Moshi Moshi.